Isa na lang po, magandang araw sa ating mga viewers. Andito na lang po tayo sa panibagong episode ng Poppy Mac TV and Property and Lot Vlog upang silipin ang isang rice field dito po sa bayan na ng Picuan, Nueva Ecija. So, ibang bayan na naman po itong napuntahan natin, no? Ito pong kinatatayuan natin ay may layong mga 800 meters away sa highway, provincial road na nagtutugon sa Nueva Ecija at Tarlac. Tapos po, ang layo natin sa Tiplex, Anao exit, is nasa 10 minutes drive lang po. So, napakalapit. From Manila po, 2 hours drive lang po ito, more or less, no? So, yan po ay nakadepende lagi sa inyong biyahe. Pag traffic, syempre mag-iba yan. Pero pag walang traffic, less than 2 hours po yan. Maniwala po kayo sa akin. So, ayan. Tara po at silipin upang mapakita sa inyo kung ano yung kinilalagay ng property. So, ito po yung Barangay Road na papuntang highway. Tapos po, ayan, marami pang mga barangay dyan. Tapos ay may solar sila. Solar lights. Pero may ano na po rito, may linya na ng kuryente. Actually, barangay po yung ano na yan. Yung lugar na yan, pag ganon. So, tapos dito po may registradong Barangay Road na naman po rito sa area na to. So, yan. Yan po yung kalsada ron, nakakasakop dun sa mismong property. So, napakahaba po ng frontage na to kung itong kalsada na ito yung pagbabasihan natin. So, nasa tansya ko po is nasa 300, 400 ang ano nito, ang frontage. No? Pag dito po kayo dumaan. So, ito na po yung umpisa ng property. So, sakop na po yung 4 o 5 gemelina trees na yan, paper tree. Tapos, dalawang banos po ito. No? Agad po tayo rito sa paligi. Ito po ay source ng tubig. So, nasa second crop to kuya, tama? Second crop? O, nasa second crop po ito. Pwedeng tariman ng kahit anong mais, sibuyas, at saka palay. So, flat land po ito. Pwede lang pala 5, 2, 4, 6, 8 pa lang paper tree ito. So, yan po siya. Kumukuha siya ng tubig dito. Minobomba, papasok dyan sa mismong paalay niya. So, ito po ay may sukat na mahigit sang hektarya. Hindi niya po masabi sa akin yung ano dahil hindi namin dala yung title. Pero yung owner po mismo yung kausap natin ngayon, sinasabi niya, is itong dalawang banos ito. So nakikita mo yung ano na yan, tag dito concrete post, hanggang dun sa dulo. May puno rito sa gitna, tapos may dalawang mangga doon, makikita nyo sa drone mamaya. Kung ano yung kulay nito, may iba naman yung kulay dun sa kabila eh. So makikita nyo na yung kung gaano siya kahaba. So tapos sa dulong bahagi po is may kalsada ulit. No? So napakaganda po ng ano nito, ng bukid na ito. Kasi po kung kalsada lang, mauumay na tayo sa kalsada. No, so ayan. Eh kwento ko naman na po yata sa inyo kung magkano ko kinikita ng isang rice field. So ulitin ko po para sa mga bagong taga-panood natin. Sa isang hektarya po pagka tag-ulan, ang isang hektarya po ay kayang kumita ng 100 kaban, more or less. So minus expenses po ngayon, nasa 30 to 40 na po yata ang expenses ngayon dahil nagtaas na po lahat ng bilihin. So, ima-minus mo lang po yun. So, magiging 60 to 70 pa rin po ang magiging net mo rito. So, ang isang kaban po kasi, ang equivalent niya is 1,000 na po per kaban ng palay. No po? Kung yun po yung ano natin, yung kwentahan natin. So, nakita nyo naman po yung mga paligid. Ayan po. May manggahan din siyang katabi. Tapos, may kalsada ron. Silipin po natin. No? So, yan na po yung property nyo. Kung kayo makakabili nito. Binibenta po ito ng 2.6 million pala. Yan, 2.6 million. Sa inyo po ang ano, ang transfer tax, pero kay seller po lahat ng other taxes tulad ng capital gains at amilyar. Yan. Ayun, seller natin si Bagnya, di ba? Tapos ito yung registradong kalsadang sinasabi ko. Yan, haba po yan. Yan, registrado po yan. So, hindi kayo pwedeng harangan dyan kung nag-worry kayo kung harangan. Yun na po yung dyan tayo galing kanina, Barangay Road din. Yan. What's up? So, yan po. Pa-shout out. Wash out.
na po yung mga sasalubong sa inyo once na nag-tripping po kayo dito, may grupo po tayo. Huwag po kayo matatakot na tatlo o apat na motor po kami sasalubong sa inyo dahil po kami ay may grupo din, no? So, pinapakita po sa inyo, ito po yung kahabaan niya, napakahaba po ng frontage na to kung itong rehistradong kalsada na to yung pagbabasihin nyo, no? So, kung sa kuryente naman po, wala na po tayong 500 meters sa barangay. Kaya po kayo lagay ng kuryente rito. Dahil may mga kapitbahay na rin po dyan sa area na yan. Ayan, may tower pa nga dun. So, saan kumukuha ng source yan? Diba? So, ganyan po yung ano rito. Ito yung rehistradong daan. Pero daang bukid lang po ito, daan ng mga magsasaka. Pero ibig sabihin, hindi kayo pwede basta saran dyan. So, dyan yung po yung frontage. Napakahaba po nyan. Hindi na po ako pupunta ron. Kasi po, may mga part na maputik. So, may isa pa po tayong tripping. Baka po mamaya, malubak tayo. Huwag naman sana. So, yan po. Ayan na po yung view nyo rito kung sakali mabibili nyo yung property na to. Ito po ay 10,032, hindi niya masure kung 10,032 o 10,320, no? Kaya hindi ko mabanggit yung ano. Ilalagay na lang po namin ito ng 1 hectare doon sa title para sigurado, para wala tayong ano. Basta po ito, pinapackage niya ng 2.6. Sa usapang sa kanya ngayon, taxes na pang seller side, sa inyo naman taxes ng buyer side. So, yun po yung magiging usapan niya dyan. So, pag po sa area kasi na to, napakalapit na po sa triplex nito. Talaga po medyo ginintuan na yung mga property nila dito. Medyo mahal na rin po. May nagbibenta po dito ng 3 million, 4 million per hectare. So, kumbaga ito, nakita lang tayo orina nung seller na nagbablog tayo dun sa kabila. Sabi niya, i-vlog nyo nga rin sa akin, baka sakaling maano. Mas mura yon, sabi nga nun sa amin. So, sabi ko, sige po, tara po, ikutan natin. Sabi ko nga po sa inyo, kung magkano rin ibabato nilang presyo sa amin, yun din po ibabato namin sa inyo. No? So, ito naman po kumbaga reasonable naman po yung price niya. May dalawang full grown na mingko pa po kayo. Ganyan po kalaki yun, no? Ganyan kalaki yun. So, sige, subukan na nga natin tatingin. Para alam nyo na kung gano'ng kahaba. At totoo lang po, nakakapagod din kasi yung nagbablog ng naglalakad ka. Tapos, paratingin mo yung dulo. Tapos salita ka ng salita, wala ka namang kausap. Mahirap din po, maniwala kayo sa akin. So sa mga gusto po mag-tripping dyan, at sa mga basher pala na minsan din namin nasasabi ibang detalye, pagpalagay po natin, kasi po ano po ito, ATM, kumbaga at the moment po yung recording natin, hindi po ito scripted. Kumbaga tatanong lang kami ng detalye rin sa mayari, pagka na nakuha na namin, yun po isasabihin namin. Ngayon po, papakita lang namin sa inyo kabuuan ng property. Sa negotiation po, kayo pa rin naman eh. Kayo pa rin po ang mag-aano dyan, mag-negotiate. Kami po ay magtutungon lamang sa inyo. No? Yan. Yan na po yung mangga. May dalawang ano nga po pala ito, tubo. Na sinasabi niya, meron sa gitna. Yan, tapos merong isa rito. So, mauumay po kayo sa source of water dito. So, wala pong problema. So, ito po yung dalawang mangga. Yan. Na full grown. So yung mga gustong manirahan sa probinsya, pwede kayong patayo ng bahay dyan. Oh, ang ganda rito, kapakalilin. May dalawang puno ng mango na. Tapos ang ganyan pa, may kasada pa ulit dyan eh, umel. Nag-el na pa ganun. Tapos yun mga yun, papunta raw dun yun. So sa mga yun, ang makikita kong tanim naman nila is tawag dito, mahogany yun, mahogany. Yan. Tapos nakikita nyo ba yun? Yun yung ano na yun. Triplex na po yan eh. Ayan o. No? Yan yung maraming sasakyan na yan. Triplex na po yan. Naka-zoom in lang po. Pero triplex po yan. So malapit po ito sa triplex. So talagang napaka-accessible po nung lugar. So doon tayo galing. Nakikita nyo po ba yung kasama ko ron? Yung makita no? Pag di naka-zoom. Ganyan po sa kalayo yung nilakad natin. Actually wala po tayo sa dulo. Dahil yung dulo po niyan dito pa po. Hanggang dito po nararating yung sasakyan ha. Kaya lang po talagang ito ay daang bukid lamang. Kaya po ganyan, masukal yung kalsada. So, makikita nyo naman siguro sa aerial view ito. Kung ano ang itsura nya. Sa totoo lang po eh, pagka ganitong flat, pwede pong residential ito eh. Kung ipapasubdivide nyo, pwede po ito.
So, diskarte nyo po palagi. Diskarte nyo po palagi. Basta ang sinasabi lang po namin ito, irrigated. Sa ngayon, ang tanim nyo is palay. Pag second crop, pwede mo taniman ng sibuyas o ng mais. Tapos may dalawang piraso kong mangga. So, yan. Yan po yung ano, nag-generate ng income siya ngayon. Yan lang. Yan lang yung source mo. So, ibig sabihin, kung mag-i-invest ka sa lupa, pwede rin yan. Kumbaga, at least, nag-generate pa rin ng income. So, 3 years, ay 20, 30 years from now, sigurado, tataas pa yan, tataas pa yan. Maniwala kayo sa akin. Napaka-accessible po ng lugar. So, ayun. Kung magtatayo ka ng bahay, dito na. O kaya, dun sa bungad. Para malapit-lapit yun. Diba? Ganda ng view rito. Talagang probinsya-probinsya style. Katabi kayo manggahan. Tapos palay. Pagising mo, 3 little birds. Diba? So yan. Kung gusto nyo po makakita ng mas marami pang gantong klaseng listings, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. I-hit nyo po yung notification bell para po lagi kayong updated. So yun lamang po. Until my next vlog po. Hope to see you soon. Paalam! It's weird.